Hi guys, it's Kim Valerio, also known as PNPP, and welcome to my channel. So ayun guys, kasama ko sila, manonood kami. Kita ba kayo? Hi! Pakita mo ko. Sila din. Uy, sama kayo sa vlog. Pakita kayo. Minyo ang ano lang sa tubig. So ayun, manonood kami. Ay, wait lang ha. Ayun ha. Papa, black screening pa natin. So ayun, manonood kami nga ng the day after Valentine's. And sinikasama ko. Kaya yari lang ng klase namin, nag-lunch na rin kasama kami. Kasama niya yung mga broken. Mali na panad ko yung trailer niya, yun nga, about love na mga broken things, mga ganun. So ayun, mamaya magbibigay ako ng review about sa movie. See you later. So that's it guys, nandito nga ako ngayon sa bahay and this is the continuation of the vlog. Kanina noon, nandun ako sa Sinihan or doon sa Center Plaza Mall and this video is about the reaction, my reaction video about doon sa the movie na pinanood natin, which is part ng Pista ng Pelikulang Pilipino na pinamagatang The Day After Valentine's na pinangunahan ni Bella Padilla and ni JC Santos na kung saan nagsama na rin sila sa movie before yung 100 Tula Para Kay Estela. And tong movie na to, isa siya sa mga movie na naka-entry dito sa Pista ng Pelikulang Pilipino o yung PNPP. Marami pang movie na nakasama dito. Meron ditong movie si Bong Navarro, si Sura Mires, and sila Nico Natividad, yung mga hashtags, and iba pa. And susubukan ko itry ibang movies na yun. And as of now, ito muna yung first na tinry ko. Dahil, ewan ko. Ala, kasi ito yung naging showing sa Center Plaza Mall eh. Ito, yung The Day After Valentine's and yung kay Bong Navarro. Mas pinili namin yung kay Bella Padilla and JC Santos kasi more on about love, something ganyan. And yung mga kasama namin kailangan ng gano'n. Then, nanood kami nito sa Balanga City, Bataan, doon sa Center Plaza Mall, second floor. And doon kami nanood kasi meron silang in-offer na 20% discount sa mga students, basta ipipresent mo lang yung ID mo, yung school ID mo, magkakaroon ka ng 20% discount. Kung hindi ka naman student, meron ano siya, regular price niya is 160. So kapag ka meron kang school ID, may 20% discount. So laking tipid din yun, naka 128 pesos lang kami doon. Per each. So okay, wag na tayo magpaligoy-ligo, diretso na tayo dun sa amin ha. Pinaka main reaction video ko about this movie. So first na masasabi ko dun sa movie, maganda naman yung movie na maraming twist na naganap dun sa mismong movie. May twist na ganito, may ganyan. Iyon, marami siyang twist na pinakita sa mismong movie. And I also admire this movie in terms of transitions nila. Yung paggamit ng mga transitions nila, saktong-sakto pag, for example, this scene, tapos biglang may something na may mangyayaring ganun lang, transition agad, pasok agad, and then punta sa another scene. Basta, napakastig ng mga transitions na mga ginamit nila. Transitions like, for example, yung sa scene na to, meron silang, nandito sa isang lugar na to, for example, ako, sa ganito na, sa mismo location ko na to, biglang isang ganun lang, biglang change ng location, pero same position pa rin. Basta magaling yung transitions and also yung pag-insert ng music din. Transitions gamit nila. Basta astig yung pagkakagamit ng mga transitions nila sa movie na to. The next, yung paggamit ay yung mga pinag-shootingan nila na places. Hands down sila, ang ganda ng places na pinag-shootingan nila, yung choices of settings or ng location ng movie na to. And siguro bigay Hawaii. Bigyan ko kayo ng clue sa Hawaii. More on Hawaii din yung sa pinagganapan ng movie na to. Hawaii and Philippines.
And this movie, good siya para sa mga broken things. Ayan, sa mga heartbroken na person. Kaka-break lang, or matagal nang na-break, or basta ganyan. Naging single ka ngayon dahil hiniwalayan ka niya. Basta ganyan. Maganda tong movie na to para sa iyo. Tutulungan ka niya kung paano siguro yung proper way ng pag-move on or what, ganyan. And maganda rin tong movie na to siguro sa may mga family problems sa family nyo. For example, paano ba? Basta for example, merong family problems. Itong kasi may part yung movie na to na about sa family problem, which is pwede kang matulungan yun, about love, about family, and everything. Kasi yung sa family problem na yun, isa siya sa mga twist ng movie talaga nito. Yung family problem, di ko na lang ibibigay, or sasabihin sa inyo kung kaninong family problem. Basta, ayun, panoodin nyo na lang guys yung movie para mas sure kayo kung ano talaga yung mga tinutukoy ko. Then, sabi din ng mga classmates, ng mga nakasama ko, yung movie daw na to, which is in the day after Valentine's, and medyo may pagka-hawig or pagka-pareha sa 100 tula para kay Stella. Yun nga, pinagganapan din nila Bella tsaka ni Jesse Santos. Medyo may pagka-hawig daw siya doon sa movie na yun. Lalo na sa last part, sabi ng mga kaklasiko. Yun na sabi nila kasi napanood nila yung movie na 100 tula para kay Stella. Kasi ako di ko siya napanood talaga eh. Kaya medyo hiningi ko din yung mga opinion nila about sa movie na kakapanood lang namin. Yun nga, sabi nila parang medyo may pagkaparehas daw. Pero basta yun. Then kung masasuggest ko tong movie na to for you guys, not totally sure na yung push go na go ka para panoodin mo. Hindi sa ganun kasi may part na medyo nabitin kasi talaga ako sa movie. Sa totoo lang, nabitin talaga ako. Kaya hindi ko siya totaling. Pero kung sa kabuuan naman, ayos naman, maganda naman. Hindi naman masasayang yung binayad mo, pinunta mo, ganyan. Medyo sulit naman siya pero na totally sobrang taas na standards, ganun, expectation. Hindi siya sobrang kataas para sa akin lang ha guys. Yun. Pero maganda naman talaga yung maganda din naman yung movie. Ito lang yung opinion ko sa movie na to. Pero kung broken ka nga, may problem ka about family, about love, relationship, and everything, siguro para sa'yo maganda yung movie. Masasabi mong mataas yung rate mo sa kanya, maganda nga kasi ganyan. Kasi ako, wala, hindi naman ako broken. Hindi naman ako broken, wala naman family problem. Kaya siguro para sa akin, hindi siya ganun kataas ng rate para sa akin. So overall guys, maganda naman yung movie na to in the day after the Valentine's. And paulit-ulit na sinasabi ko, medyo nakakabitin lang talaga yung movie na to. And para sa akin talaga, nakakabitin talaga. And yun lang. So that's it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell whenever I upload a video. And comment down below for any suggestions of video na gusto mong gawin ko sa channel ko na to. And try nyo din yung ibang movies or tong movie na to sa from Pista ng Pelikulang Pilipino. Supportahan natin yung mga movie natin. So that's it guys, thank you for watching. Aloha!